Pistadong leader din ng grupong nandurukot sa MRT at jeepney ang isang inarestong wanted sa ilegal na droga. Ang modus nila, alamin sa eksklusibo kong pagtuto. Pumalag agad ang babaeng ito nang silbihan ng warrant of arrest ng pulisya ang kanyang mister. Kinukustyon ng ginang ang operasyon ng mga pulis. Papakita namin yung warrant mo, papakita namin. Ito yung warrant sa angel. Kumalma ka ha. Nakabidyo to, nakabidyo. At nang ipakita ng mga pulis ang kopya ng arrest warrant. Gusto mo mag-persan tayo? Babasahin mo. Sumama rin kalauna ng suspect para talaga sa kasong may kilalaman sa ilegal na droga ang kanyang warrant. Pero nang mag-imbestiga pa mga pulis, lumabas ang iba pang kaso ng suspect. Itong tao pa rin ito, eh, leader ito ng ng grupo ng mandurukot. Matagal na nag-ooperate ito. Since 9 years old pa lang itong tao na ito, talagang trabaho na nila ito. Mga pasahero sa MRT daw ang isa sa pinupuntirya ng grupo at ang kanilang estilo. During rush hour, may kasama siya mga 3 or 4 na tao. From Guadalupe, MRT station, sasakay sila. Maayos yung attire nila at kasama sila hanggang sa GMA, Quezon City. Decente ang bis nila. Talagang maayos ang pananamit nila. Iipitin nila yung tao. Itinan nila yung mga mamahaling mga gadgets. Yun ang mga kinukuha nila, wallet. Pati mga pasahero ng UV Express at jeepney tinatarget din daw ng grupo. Pagbabayad nila, kinukover nila yung isang kamay nila. Yung isang kamay nilang gumagalaw sabay bubukas ng zipper ng mga bag ng ating mga biktima. Tapos papasa nila sa kasama nila agad yun. Pasa-pasa na sila. Subject ngayon ng follow-up operation ng mga kasabwat ng suspect at kung saan niya dinadala ang mga nakaw na gadgets. Kasi ang halaga ng gadget ay 50,000, binibenta lang nila ito ng 5,000 to 10,000. Yun nga ang ating tinatrabaho, yung matukoy natin yung lugar at kung sino talaga ang binabagsak kanya ng mga gadget. Dagdag ito sa iba pang modus sa MRT tulad ng ketchup modus. Isang muntik mabiktima ang sinabihang may ketchup sa kanyang likuran at maaari niya itong linisin sa comfort room pagbaba sa Shaw Boulevard Station. That time din po, naikwento na sa akin kasi nung kaibigan ko na parang nangyari na sa kanya yon na may nilagay naman sa likod niya. Then nung pinansin niya, after noon, nawalan siya ng cellphone. So parang naging aware na din ako na huwag pansinin yun kahit kumakalat na yung ketchup dun sa likod ko. Kailangan natin na mapagmasid palagi sa mga katabi natin. So pag alam natin na may bumundol sa atin sa while riding in public transport, so bantayan muna agad ang yung mga valuables, ang ating mga gadgets, dapat i-secure mo. Huwag ka na maglalagay sa mga side pocket ng bag mo. Mas maganda, ilagay mo na sa pinakaloob ng bag yung mga mahalagang gamit. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.